Mahilig ka ba sa adventure? Delikadong pakikipagsapalaran? O di kaya'y pambihirang karanasan? Halina't alamin natin ang isa sa mga dahilan kung bakit mas dinarayo ngayon ang isa sa pangunahing destinasyon sa Pilipinas, ang Cebu City. Sa kauna-unahang pagkakataon ay maaari nang maranasan ang Skywalk Extreme sa bansa. Ito ay ang paglalakad sa nakakalulang flooring na may translucent glass sa labas at gilid ng Crown Regency Hotel and Towers sa Cebu. Mahigit 126 na metro mula sa ibaba ng gusali. Ito ang tinatawag nilang Skywalk. Isa ito sa mga dinarayo dito ng mga turista, lokal man o mga dayuhan sa Cebu City. Lilibutin natin ang building na ito, 37th floor mula sa baba upang makita ang kagandahan ng Cebu City. Suot ang body gear at safety harness. Sinubukan namin ang skywalking. Gaya ng ibang mga mapanganib na aktibidad, may mga panuntunan na dapat sundin. Ang Skywalk Extreme ay nagbibigay ng isang nakakalula, kagulat-gulat, ngunit kaaya-ayang pakiramdam na animoy na sa ulap ka. Ito ang aktibidad na tanyag bilang pang-apat sa buong mundo at kauna-unahan sa Pilipinas. Naniwala ako sa kasabihan na we only live once. So dapat matry nyo kung ano, lalo na yung pinaka-takot kayo. Paano yung malalaman na kaya nyo? Hindi natin alam. Don't worry, may safety guide officer naman tayo sa labas. Just to help people lang din to overcome their fear. Isa pang katangi-tangi at kauna-unahang amusement ride ay ang tinatawag nilang Edge Coaster Ride. Nasa 38 palabag ito ng tower kung saan maaaring makita ang nakakamanghang tanawin ng magandang lungsod ng Cebu. May 130.84 meters ang taas nito mula sa lupa. Nariyan din ang Tower Zip. Ito ay ang pagtawid sa pagitan ng dalawang gusali sa pamamagitan ng kable o cable line. Ang zip line na ito ay kauna-unahan at bukod tanging mararanasan sa lungsod ng Cebu. Unang zip line sa buong mundo na may sistema ng otomatikong pagpipreno na magpaparana sa sinumang rider na isang ligtas at kontroladong pagtigil. Sina Jonathan at Ronald, bagamat hindi mga first-timers sa zip line, unang beses na sinubok ito sa isang urban na lugar. Mas okay siya. Nung una, nakakatakot lalo na yung nakabaliktad. Pero pagka nandun ka na, ma-enjoy mo naman siya eh. Sa mga mahihilig sa mga extreme activities, tiyak na swak sa inyo ang pagbisita sa lungsod ng Cebu. Bukod pa sa mga naturang aktibidad, huwag din kalimutang subukan ang sky lift at sky ride. Maihahalin tulad ito dahil wala itong ipinagkaiba sa Stratosphere Tower sa Las Vegas ng Estados Unidos. Huwag din palampasin ang sky observatory sa rooftop ng hotel. Dito mo mararanasan ang tumitig sa mga bituin sa kalangitan at saksihan ang magagandang tanawin sa paligid ng tila malapitan. Maging ang tinatawag nilang Paramount Climbing Wall na nasa 40 palapag ng gusali na may taas na 468 feet mula sa lupa. Ilan lamang ang mga ito sa maaaring subukan ng sinumang mahilig sa adventure. Kaya naman, kung nais ninyong subukan ang mga ganitong aktibidad, tiyakin lamang na alisin ang takot at sumabak sa kakaiba at maaksyong karanasan. Mula Cebu City, Jinky Batikados, News Team 13.